Ang pandemya po na nararanasan sa ating henerasyon ay naranasan din ng ibang henerasyon at marami pong salot na dumating. Nandyan po yung bubonic plague nung medieval period. At halos sa tatlong century ay naulit ang mga bagay na to. At ang huli po ay noong 18th century. At nariyan din yung smallpox. At marami rin po ang naapektuhan niyan. At andyan yung sakit na cholera. At ito nga ay umabot pa sa bansa natin. At marami ang naapektuhan niyan. At nariyan yung Spanish flu noong 1920. At ayon po sa nabasa ko, nasa 500 million katao ang naapektuhan ito. Sobrang dami. At sa kasalukuyan po itong COVID-19. Na napakarami rin po ang naapektuhan. Pagka dumadating ang ganyang mga kalamidad, there are uncertainties. Hindi mo tiyak ang iyong buhay. Hindi mo tiyak ang iyong business, ang kalusugan. Maraming bagay na hindi tiyak. Ngunit may magandang balita po ako sa inyo. Sapagkat sa kabila ng mga pangyayari sa ating paligid, pwede po tayong magkaroon ng katiyakan. There can be certainty in calamity. At makikita po natin ang pangyayari na yan sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 27, verses 1 to 26. Bago po tayo magpatuloy, hingi po muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang kami ay sama-sama na makapagpahayag ng aming pagsamba. At isang paraan po ng pagsamba namin ay ang sama-sama kami na matututo mula sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maunawaan ang mga katotohanan mula sa iyong salita. Gabayan niyo po kami saan man naroon ang aking mga kapatid, saan man naroon ang aking mga kaibigan, mga kapamilya, nawa ay maranasan nila ang iyong pagkilos. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. At nawa ang pangalan mo ay maitaas at magpakilala ka po sa amin. Nakita po namin ang iyong kilos at galaw na pwede naming asahan maging sa panahong ito. Muli Panginoon, tinitiwala namin ang buong oras na ito sa iyong mga kamay. Ito ang dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi na Amen. Sa aklat po ng mga gawa ay ipinakita po dyan yung tinatawag na roadmap ng mga bagay na nais gawin ng ating Panginoon. Ang Kristyanismo po ay hindi lang po siya relihiyon. Bagkos ang Kristyanismo po, ang usapin dyan ay ang kilos ng Diyos. Hindi po yung mga tradisyon lang, hindi yung mga ordinances lang. Ang usapin po dyan ay ang kilos ng Diyos. At dito po sa aklat ng mga gawa, makikita po natin na ang buhay na Diyos, meron siyang pagkilos. And then sa Acts 1:8, ito po ang tagubilin sa mga alagad. You will receive power. No, pagka sinabing power, yan po yung kapangyarihan na hindi ordinaryo, kundi ito po ay extraordinary dahil ito ay kilos ng Diyos. At ito'y magaganap sa pamamagitan ng ikatlong persona ng Diyos, Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay ang pinakamalapit na presensya ng Panginoon sa ating panahon. Opo, nandyan po ang Ama. Nandyan ang Anak. Patuloy silang kumikilos. At ang presensya po nila ay nararanasan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dito po sa talatang ito, makikita natin na naroon ang banal na Espiritu at personal siyang nakikipag-ugnayan. Anong dahilan? You will be my witnesses. So ang dahilan,
para po magkaroon ng witness. Kailan ba nangangailangan ng witness? Nangangailangan ng witness sa isang korte o sa isang courtroom kapag mayroong mga kasinungalingan. Para pabulaanan yung kasinungalingan, para patotohanan ang mga bagay na totoo, nangangailangan ng witness. At ito po ang layunin. Bakit may mga lalaki at babae na tinatawag ang Panginoon? For them to become witness. Sila po'y pinalalakas ng banal na Espiritu. At ito po'y nagsisimula sa Jerusalem. At ito'y nagpatuloy sa Judea, Samaria. At ito po yung plano ng Panginoon. To the ends of the earth. Yung ends of the earth na usapin dyan, hindi po yan geographical lang o kung saang lugar lang. Ang usapin po dyan ay sa bawat kapanahunan. Paano ba kumilos ang Diyos? Ano bang mga ginagawa niya? Ito pong matututunan natin ngayon. Ito po'y totoo sa panahon nila Apostol Pablo at ito rin po ay totoo sa panahon natin. Meron tayong mga palatandaan kung paano kumikilos ang Panginoon. Pinakita niya na kung ano yung ginagawa niya. At alam ko po, itong nararanasan natin ngayon, ganitong-ganito din po ang kilos ng Diyos sa buhay ng mga tao na naglilingkod sa Kanya at sumasamba sa Kanya. Tingnan po natin yung paglalakbay ni Apostle Paul. So dito po, ang mabuting balita ay ipapahayag una sa Jerusalem, Judea at Samaria, at sa buong panig ng sanlibutan. At si Apostle Paul po, ang pangangaral niya sa ikatlong pagkakataon, ito po ay magsisimula sa Jerusalem at siya ay tutungo sa Roma. Ang Rome po, ito yung capital city ng makapangyarihang bansa noong mga panahon na yon. At si Pablo nagkaroon ng kabigatan at siya ay inutusan ng Panginoon upang pumunta sa lugar na to. Kaya nga mga kapatid, kung may plano ang Panginoon, may layunin ang Panginoon, kung may ginagawa siya, it is important for us to get involved. Kasi po, yung sa involvement na yan, dyan natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Dyan natin makaranasan ang kilos ng Diyos. And we can be safe in God's presence. Makikita po natin yan sa takbo ng mga pangyayari. So as an overview dito po sa tatalakayin natin, makikita po natin dyan yung travel. Sa travel time na yan, andyan yung human responsibility. Intentional sa kakayanan ng tao. Pinag-isipan ng tao, pinagplanuhan ng tao, at talaga namang umaasa siya na magagawa niya yung mga bagay na yan. But along the way, there would be trouble. Kasi nga po, may mga bagay na nangyayari na hindi talaga kontrolado ng sino man. At ito yung natural calamity. Tulad ng pagdating ng epidemya ngayon. Ito pong pandemya ngayon, walang umaasa dito. Biglaan itong dumating. At ang tingin natin sa pangyayari ito ay interruption. Naranasan ni Apostle Paul yung mga bagay na yan. But time came. There was a turnover. At ito po ay isang divine activity. Nakikita natin yan sa verses 21 to 26. At ito po ay ang intervention ng God. Yung intervention na yan ay pagpapakita ng awa ng Diyos. Kung hindi makikialam ang Diyos sa nangyayaring mga trahedya, nangyayaring mga kapahamakan, wala pong magandang mangyayari sa atin. Ngunit napakabait ng Panginoon. Kaya andoon yung kanyang intervention. Tingnan po natin yung takbo ng mga pangyayari nito. So sa travel time, sa verses 1 to 4, ito yung unang bahagi, makikita natin dyan na si Apostle Pablo, maglalakbay siya kasama yung ilang mga bilanggo, no, mga prisoners. At sila ay ipinagkatiwala sa centurion of Augustus cohort
no, Augustan cohort, ibig sabihin ito ay mga elite force ng mga Roman soldier. At ito yung kasama ni Apostle Paul sa paglalakbay. At yung centurion dyan na mamumuno ay pinangalangan si Julius. At sa paglalakbay na to, andun yung isang kapatid sa pananampalataya na si Aristarchus. At dito, kung babasahin natin yung pananalita, mapapansin natin doon yung salitang we. Ibig sabihin, yung nagsusulat ng aklat ng Acts, si Lucas, kasama ni Pablo sa paglalakbay. At si Pablo po, meron po siyang tinatawag na thorn in the flesh. At itong thorn in the flesh niya, hindi po biyaw yan. Talagang masakit ang nararanasan ni Apostle Paul. Kaya naman sa paglalakbay, kailangan ng doktor. At marahil yun ang isang dahilan kaya narito si Lucas. Kasi si Lucas po, bagamat manunulat siya, ang profession niya po ay isang doktor. At sila ay sumakay dito sa ship at pinangalanan Adramyttium. At sila ay papunta muna dun sa lugar ng Asia. So mula Jerusalem, papunta silang Asia, pero itong ship na sasakyan nila, dumaan muna ng Sidon. At dito sa Sidon, nandoon ang mayroong isang iglesia. At si Pablo, hindi po siya itinuturing na masamang kriminal. Kundi bagamat si Pablo ay prisoner din, siya ay binigyan ng kalayaan itong centurion. Mataas ang tiwala sa kanya. Kaya nakabisita siya sa kanyang mga kaibigan. Marahil yung iglesia na naroon, nabisita niya. At nung sila ay patuloy na naglakbay mula Sidon, dito po nararamdaman na nila yung hangin na tumakaliwas sa direksyon na nais nilang puntahan. Kaya medyo naiiba yung landas nila. Medyo bumabagal ang takbo ng kanilang barko na sinasakyan. And then, tuloy pa po natin sa verses 5 to 8, makikita po natin dyan kung paanong pagpunta dun sa Asia, lilipat sila ng mas malaking sasakyan, yung barko. At sabi, they sailed the open sea coast, Cilicia and Pamphylia to Myra in Lycia. So, ang goal nila ay makapunta dun sa Myra. At dito, nag-aantay yung mas malaking barko na kanilang sasakyan. At ito ay tinawag na Alexandria ship. At itong Alexandria ship ay isa po itong barko na galing ng Egypt at nagdadala ng mga kalakal. Ang number one supplier ng wheat ng mga taga-Roma ay itong Egypt. At itong barko na to ay madalas pinasasakyan sa mga Roman soldier na nagsisilbi na gwardiya at nagsisilbi na magbigay ng safety sa kanilang pagpunta sa Roma. No, iniingatan sila ng mga gwardiyang ito. At sa paglalakbay nila, ang sabing ganun dun sa talata, they sailed slowly, arrived with difficulty, off Sindus. Medyo talagang hirap na hirap sila sa paglalakbay na to. Mahangin. Parang may bagyo na darating. And then, para makarating lang doon sa pupuntahan nila, nagtatago sila sa mga nadadaanan nilang mga isla. They sailed under the lee of Crete of Salmone. Yan po. Hindi naman sila dumadaon doon, kundi nakikiraan lang. And then, yung kanilang paglalayag, ito ay merong difficulty hanggang sa dumating sila dun sa tinatawag na Fair Havens. No? Isang lugar po yan sa Crete. Kaya lang, hindi yan yung pinaka-target destination nila. Kaya lang, dun sila napadpad kasi nga po matindi yung hangin
At marahil talagang hirap na hirap itong barko nila sa paglalayan. Sa buhay po natin, ganyan eh. No? Marami kang plano, marami kang gustong gawin. Tapos pag may dumating na kalamidad, nahihinto lahat. Ano kayang gagawin mo? Tingnan natin ano yung ginawa nila sa paglalakbay na to. So, ito po yung Fair Haven. No? Maganda yung lugar. Pero, dahil hindi naman talaga yan yung pupuntahan nila, hindi rin sila komportable at aligaga sila sa mga panahon na yan. Kaya dahil sa pangyayari ito, nakaramdam sila ng panganib. There is trouble coming. Kaya naman sa pangyayari na yan, nagpatawag ng meeting itong centurion. Take note, yung centurion ang nagbibigay ng assurance sa kanila para maging safe ang paglalakbay. Nung mga panahon na yan, sabi kong ganun, ito yung panahon na kung saan yung pista o yung fast was already over. At yung kung pista na yan, dahil nabanggit, matutukoy natin kung anong kabuuan yan. Ang Feast of the Fast ng mga Hudyo, yan po yung nangyayari sa end ng September or first week ng October. Ngunit sa panahon pong yan, kung maglalakbay sa karagatan, no, kita nyo po sa mapa, napakadelikado po yan. Yan po yung mayroon po silang tinatawag na Mare Clausum. Seas close. Ibig sabihin, wala pong naglalakbay sa karagatan sa mga panahon na yan sapagkat mapanganib, delikado. At dahil po sa ganyang sitwasyon, kinonsulta po nila si Apostle Paul. No, marahil nagkaroon ng meeting, no, and then si Apostle Paul, kinausap nila, tinanong nila, kasi nga po si Apostle Paul, isa siyang manlalakbay at marami ng karanasan sa paglalakbay. And at the same time, marahil alam nilang religious si Apostle Paul, kaya medyo tinatanong din nila, no, ano bang masasabi ni Apostle Paul. At ang payo po ni Apostle Paul, palipasin muna natin itong winter. No, magpahinga muna tayo. Kaya lang po, sa takbo ng meeting nila, ito pong centurion, mas pinabuhay niya yung majority. At andon yung advice ng nung kapitan ng barko at yung may-ari ng barko, no, na kasama din doon. At yun ang kinuha nilang advice. At dun po sa advice ng majority, ang sabi nila, mula doon sa Fair Haven, kung saan naroon sila, pupunta sila sa Phoenix. No? So medyo ilang milya lang ang layo, kaya iniisip nila, dun tayo pumunta, no? Andun po sa talata ng binabasa natin, dun tayo pumunta at mas magandang magpalipas ng winter sa lugar na yon. So, yung sabi ni Apostle Paul, hinto muna tayo dito kasi pwedeng maraming mawala sa atin. Buhay pa nga, pwedeng mawala. Pero hindi sila nakinig. Gusto pa nilang maglakbay. At ito po, sa paglalakbay nila, more trouble came. Verses 13 to 17, nagkaroon ng difficulty ang kanilang paglalakbay. Sa unang bahagi ng pagyayari, sabi nga na, yung south wind blew gently, sailed along Crete. No? Malumanay ang hangin. Wow! Parang yung inaasahan nila na daloy ng hangin, seemingly pabor sa kanila. So, nag-decide sila, halika na, biyahin na tayo. Pero ano nangyari? So, mula Fair Haven, ang gusto nila, pumunta sila ng Phoenix. Pero ano nangyari? May dumating na isang bagyo. Tempestuous wind struck down from the land. No, biglang-bigla, lumakas. Habang naglalakbay sila, biglang-bigla, lumakas yung hangin at na out of course na sila. No, mukhang malakas yung bagyo kasi
yung original destination nila, hindi nila mapuntahan, kundi napunta sila dun sa isla ng Kauda. No? Papalapit sila o. At sa takbo ng mga pangyayari na yan, dahil napakalakas mawail ng hangin, napakataas ng alon, sinikap nila na magpatangay na lang dun sa takbo ng alon para yung ihip ng hangin hindi na nila sa lumating kasi maaaring masira yung barko na sinasakyan nila. Sa mga pagkakataong yan, ramdam na ramdam nila that they are not in control sa mga situation. Sa paglalakbay po natin sa buhay, dumadating yung pagkakataon, we are not in control. Marahil meron tayong mga deadlines, meron tayong planner, meron tayong mga pangarap sa taong ito, tapos hindi nangyayari. Di po ba nakaka-postrate yung mga bagay na yan? At ito po yung nararanasan nila ng mga panahon ngayon. At sa takbo ng pangyayari, basically nagkaroon ng desperation. Sa verses 18 to 20, makikita po natin dyan na yung storm na nakasagupa nila, it is a violent storm. No, na talagang tinatangay sila. Hindi naawa ang kalagatan sa kanila. Talaga namang pinadpad sila. Ito po, ang sabing ganun, the next day, so inabot ng kinabukasan, they began to jettison the cargo. So yung mahalagang produkto na dala-dala nila, kinailangan na itapon para medyo gumaan yung barko. Marahil pinapasok na ng tubig itong barko nila. Imagine niyo po, ganun yung panganib na kinakaharap nila sa mga pagkakataon nito. And then the third day, lumipas ang ikatlong araw, they threw the ship's tackle overboard. No, talagang out of control na sila eh. Kaya eto na, no, gumagawa na sila ng paraan para hindi sila lubos na tangayin ng malakas na ihip ng hangin at malakas na dagundong at imagine niyo po yung hirap nila sa paglalakbay na yan. And then hindi na nila namalayan kung ilang araw na, for many days. Ito po yung sabi sa talata. Neither sun nor stars appeared. Yan pong statement na yan. Sa paglalayag po nila, ang ibig sabihin po niyan, hindi na nila alam yung direksyon na pupuntahan nila. Noon pong mga panahon na yan, sa paglalakbay, importante na makita nila yung bituin, makita nila yung araw para alam nila yung direksyon kung saan sila papunta. Pero sa pagkakataong ito, blanco, kadiliman ang nakikita nila. Na pinapahiwatig ni Lucas nung sinusulat niya yung talatang ito, hindi na nila alam kung nasan sila. Hindi rin nila alam kung saan sila tinatangay. No, pagewang-gewang yung barko nila, napakahirap po nun. At nararamdaman po nila yung palo nung malalakas na alon, nung malalaking alon dun sa barko. Kaya naman, anong pakiramdam nila? Nabanggit din po sa talata, all hope of our being saved was at last abandoned. Ang kalungkot. Nawawala na sila ng pag-asa. Iniisip nila, marahil ikamamatay na namin ito. Have you been in that situation? Marahil ito, yung pagdating ng COVID, itong virus na to, hanggang ngayon wala pang vaccine. Bagamat salamat sa Panginoon, no, may mga gamot na nadidiskubre. Salamat din sa Panginoon dahil sa maagap na pagresponde ng ating pamahalaan at ngayon po na sa tingin po ng ating Department of Health na pa-flatten na yung curve
hindi na ganun kabilis ang paglaganap ng virus at the same time nagagamot na ang marami. Marami nang gumagaling sa karamihan. Salamat sa Panginoon. Kaya lang ganun pa man, may mga kaisipan pa rin na kung saan alam natin, pag nagkasakit ka, mahal ang bayad. Pag nagkasakit ka, lalayo ka sa pamilya mo. And then, alam din natin, pag namatay, hindi rin pwedeng mabisita ng mga mahal sa buhay. Kaya, yung pag-aagam-agam, nandun pa rin. Dito po, sila Apostle Paul, yung mga kasama niya, ganito yung kanilang karanasan. At yung mga kasama ni Apostle Paul, ang sabing ganun, all hope had been abandoned. So, sa mga pagkakataong yan, pinahintulot ito ng Panginoon. Kasi nga po, nung una, ayaw nilang makinig sa Panginoon kasi kontrolado pa nila eh. Hawak pa nila yung sitwasyon eh. May magagawa pa sila eh. Alam niyo po, maraming mga tao ganyan eh. Ayaw lumapit kay Lord kasi kontrolado niya pa yung sitwasyon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinarana sa kanila yung ganitong uri ng trahedya. At sa pagkakataong ito, there is a time for the message. Bukas na yung puso nila. Makikinig na sila. Gano'ng kaseryoso yung sitwasyon, hindi na sila ginaganahang kumain. They had been without food for a long time. Gano'ng kaseryoso yung pangyayari. Ayaw na nilang kumain. Hindi dahil walang pagkain, marami po silang itinapon, ngunit yung pagkain, nandun sa bako. Meron pa. Kaya lang, ang sitwasyon, ayaw na nilang kumain. Kaya nga po, this is the right time para makinig sila. Kasi ando na sa hopeless situation eh. Kaya naman, yung timing ng messenger, Paul stood up. Alam niyo po, mahirap mangaral ng salita ng Diyos. Lalo na yung pinagsasabihan mo, masyadong mataas ang tiwala sa sarili. At itong mga tao na may yabang sa kanilang sarili, yan po yung mga tao ayaw makinig eh. Lalo na kung pag-uusapan tungkol kay Lord. Nandun ka ba sa sitwasyon na ganyan? Yun. May kayabangan pa sa puso? Nawa, dumating yung pagkakataon. Ma-realize mo katulad ng mga kasama ni Apostle Pablo. They are in a hopeless situation. Kailangan nila ng pag-asa. Kung ikaw naman ay mananampalataya, napakagandang pagkakataon na maging usapin ang mga bagay tungkol sa Panginoon sa panahon na ang mga tao hindi nila alam ang gagawin nila. Totoo, dumadating ang pagkakataon ng tao, wala nang magawa. Marahil pinapahintulot ni Lord yan upang makita nila ang Diyos may magagawa. Si Apostle Paul, ganun ang sitwasyon, kaya siya tumayo. At sa pagkakataong ito, nakahanda ng makinig yung mga tao sa kanyang paligid. At para kunin ang atensyon, itong mga kausap ni Apostle Pablo, nabanggit niya yung ginawa niyang advice nung una, na hindi sila nakinig. Sabi ni Paul, you should have listened to me. Bilang mga ngaral, importante na pag kami mensahe ang Panginoon na nais niyang ipaalam sa mga tao, magsalita tayo. Naranasan po yan ni Propeta Ezekiel. No, sabing ganun ng Panginoon dito sa Ezekiel 3 verses 10 to 11. Moreover, he said to me, no, ang Panginoon kinakausap si Ezekiel, son of man, all my words that I shall speak to you, receive in your heart and hear with your ears. No, ibig sabihin ito, intindihin dapat.
ni Ezekiel yung sasabihin ng Panginoon. Bilang mga ngawal, importante po yan na maintindihan natin ano yung sinasabi ng Panginoon mula sa kanyang salita. Importante maintindihan ni Ezekiel yan kasi inuutusan niya, sabi ng Panginoon, "And go to the exiles, to your people, and speak to them, and say to them, Thus says the Lord God, whether they hear or refuse to hear." Take note, nangangawal si Ezekiel, pero wala siyang assurance kung makikinig o hindi makikinig yung kausap niya. Isipin niyo po yun, mangangawal ka, tapos yung kausap mo, hindi mo alam kung nakikinig o hindi nakikinig. Ako nga po eh, habang kinakausap ko po kayo, ang kausap ko po ngayon, wala eh. No? Misis ko lang ang kausap ko. Pero alam ko, pagka na-broadcast itong video na to, ang kausap ko po halos buong mundo. At gagawin ko po ang pangangawal na to. Alam ko mang may nakikinig o mayroong mga taong hindi makikinig. Bakit? Kasi alam ko may pinasasabing mensahe ang Panginoon. At marahil itong mensahe na to para sa iyo. At ganoon po si Apostle po. Nagbigay siya ng paalala, hindi siya pinakinggan, pero mayroong right timing si Lord para itong mga taong ito makinig sa kanya. At dumating nga po yung pagkakataon, sabi ni Apostle Paul, "Now I advise you to have courage." No? Pinalalakas niya yung loob nitong mga tao sa bawa ko kasi hopeless na sila. At ito yung propesiya ng Panginoon. "There will be no loss of life but only the sheep." Yan po yung pinasasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Paul. Lahat sila maliligtas. Kung may mawawala man yung mga material na bagay, yung bawa ko lang ang masisira. So, importante po na makarinig tayo sa Panginoon. Lalo na sa mga panahon na meron tayong uncertainty. Kasi nga po, ang salita ng Panginoon palaging totoo po yan. Ang salita ng Panginoon, maaasahan natin. Ang pangako niya, kaya niyang gawin. Walang sasablay sa pangako niya. Yung plano niya, mapangyayari po niya yan. Kaya nga po, kung taglay natin ang mensahe ng salita ng Diyos, importante na panghawakan natin ito. Kasi totoo yun. At yung mga tao sa paligid natin na hindi nila alam ang salita ng Diyos, ibahagi po natin ang salita ng Panginoon. Kasi ito ang tanging mapanghahawakan nila. Marami pong mga tao ngayon na nagkasakit ng COVID. Dumating ho yung pagkakataon ng kanilang hopeless scenario. Alam niyo po kung saan sila umawa? Sa Panginoon. Tumawag sila sa Panginoon. Marami pong naging maka-Diyos. Marami pong mga tao ang lumapit sa Panginoon. At meron nga pong akong kilala. Nung una, matigas ang puso niya. Pinagtatawanan niya ang mga bagay patungkol sa Diyos. Pero nung dumating siya sa pagkakataon na wala na siyang magawa, lahat ng ibinahagi sa kanya patungkol sa Panginoon, naalala niya. At ito yung pinanghawakan niya. At dumating yung pagkakataon, itong taong to naging mangangawal na rin ng salita ng Diyos. Kasi nga po ang salita ng Diyos, tandaan natin, pag ibinahagi natin yan, hindi yan mababaliwala. At ganun po ang ginagawa ni Apostle Paul dito. Ipinaalam niya ang plano ng Panginoon. So after prophecy, pinaalam ni Paul, there will be security. Bakit secured itong mensahe na to? Yung mensahe na ibinigay ni Apostle Paul, ipinaalam niya sa nanggaling. Sabi ni Apostle Paul, "There stood before me an angel of God to whom I belong and whom I worship." So yung mensaheng daladala ni Apostle Paul, hindi galing sa sarili niya. Hindi niya inimbento. Kundi ito'y galing sa Diyos. At itong mensahe na to ay pinadala ng Diyos sa pamamagitan ng anghel.
At bakit kinausap si Pablo? Kasi nga, si Pablo ay sumasamba sa Diyos. Ito po yung pribilehiyo na meron ang mga mananampalataya. Pwede kang kausapin ni Lord. At sa panahon po natin ngayon, hindi na po kailangan ng angel para kausapin tayo sapagkat meron po tayong Biblia. Nakumpleto na po kung ano yung gustong ipasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga tuwing bubuksan natin ang Bible, binibigyan natin ang pagkakataon natin na marinig ang salita ng Diyos. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu habang binabasa mo to, prayerfully, basahin mo ang Biblia, makatitiyak ako mangungusap ang Panginoon sa iyo. At sa case ni Apostle Paul, kinailangan yung angel kasi nga po siya bilang apostol at nung panahon na yan, hindi pa kumpleto yung Biblia. Ganito po ang paraan ng Diyos para ipahayag, ipaalam ang mensahe. Gumagamit siya ng anghel, ng vision, ng dreams. At ganun po ang pinanggalingan ng mensahe ni Apostle Paul. Ulitin ko, hindi niya invento ito, kundi direkta na galing sa Panginoon. At yan din po ang ipinapangaral ko sa inyo ngayon, hindi galing sa sarili ko. At meron pong layunin itong mensahe na ito. Ipinaalala ng anghel ang plano ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. Sabi ng anghel kay Apostle Paul, "Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar." Yan pong salita na yan ay pagbibigay ng katiyakan na si Apostle Pablo makakarating ng Roma. At ito pong kapahayagang yan ay unang nabanggit ng Panginoon dito sa Acts 23 verse 11. Nung si Apostle Paul ay pinag-uusig, pinagkakaisahan, at mayroong threat na patayin siya, dumating yung pagkakataon, binigyan siya ng assurance ng Panginoon. "You will be my witness sa Roma." At eto pong pagpunta sa Roma, yung desire na yan, inilagay ng Panginoon sa kalooban niya. Sabi sa Acts 19 verse 21, sabi ni Apostle Paul, dun sa bago matapos itong second missionary journey niya, sabi niya ganun, "I must also see Rome." Ang Panginoon po, pagka meron siyang gustong gawin sa mga tao niya, una nilalagay ang desire na yan. And then, binibigyan ng assurance. Ganun yung sinabi kay Apostle Paul. Kaya nung mga panahon na to, bagamat may bagyo, bagamat may kalamidad, isang bagay ang tiyak. Gagawin ng Panginoon yung pangako niya. At kay Apostle Paul, anong pangako ni Lord? Makakarating siya ng Roma. So bagamat may bagyo, bagamat hopeless scenario, alam ni Apostle Paul, yung sinabi ng Panginoon, makapangyayari. Sa panahon ngayon, anong pinangahawakan mo? Sana, pinangahawakan mo ang salita ng Diyos. Napaka-importante nito. Dahil ang salita ng Diyos, ito'y tiyak na maaasahan sa panahon ito. At kung pinangahawakan mo ang salita ng Panginoon, isang napakagandang pwedeng epekto niyan yung divine aid. Sa case ni Apostle Paul, ano nangyari? Dahil may layunin ng Panginoon kay Apostle Paul, sabi pa ng anghel, "God has granted you all those who sail with you." Binigyan din ng assurance ng Panginoon na yung mga kasama ni Apostle Paul, maliligtas din. No, marami pong mga pangyayari na kung saan dahil yung isang tao ng Panginoon na sumusunod sa kanya ng matapat, yung pag-iingat ng Panginoon, hindi lang dun sa taong ito, kundi naapektuhan maski yung mga tao sa paligid. Kaya nga po, salt of the earth. Kaya kapatid, huwag kang manghinawa sa pagsunod mo sa Panginoon. Dahil yung pangako ng Panginoon, mangyayari yan. Kaya nga dapat mas maging masipag pa tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil may pangako siya sa atin. Dahil alam natin ang pangako ng Diyos, dapat mas maging masipag tayo na magbasa ng kanyang salita, manalangin,
ibahagi ang salita ng Diyos. Dapat mas maging masipag tayo na sumunod sa kanyang kalooban dahil may pangako ang Panginoon. At yung pangako ng Panginoon, tiyak at maaasahan. At sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, maraming pagkakataon, maski yung mga tao sa iyong paligid, maaapektuhan sila ng pag-iingat ng Diyos. Sa Genesis 18 verse 26, sabing ganon, if I find at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place for their sake. Linaw po yan. So dito sa turnover na to, hindi lang po security ang binigay, hindi lang po prophecy, kundi yung certainty. Yan po yung sinabi ni Apostle Paul. I have faith in God. It will be exactly as I have been taught. Ano po ba yung faith? Sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Oh, diyan po sa talatang yan, sabing ganun, yung isang bagay na hindi pa nagaganap, may assurance ka na. Tiyak na tiyak ka na. And that is faith. Sa kalooban mo, hindi mo pa nakikita yung isang bagay, tingin mo, nakita mo na, napuntahan mo na. That is faith. So, ganun ba ang inaasahan mo sa Panginoon? Hindi pa man nangyayari, pero alam mo, kaya ka ingatan ng Panginoon. At yung faith po, tandaan natin, meron itong pinaghuhugutan. Ang faith hindi pwedeng galing lang dun sa, kasi ito gusto ko gumaling, so gagaling ako. Hindi po yun. Ang faith po, ang pinaghuhugutan niya o ang batayan niya ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Sabi sa Romans 10:17, so faith comes from saan? Hearing. And hearing through the word of Christ. Asan ba yung word ni Christ? Ito po, nakasulat. So kung ito yung mapapakinggan natin at mauunawaan natin, mayroon kang, nagkakaroon ka ng pananampalataya na pwede mong panghawakan, lalo na sa mga panahon na to. So ganun si Apostle Paul. I'm certain, sabi ni Apostle Paul, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang mangyayari. Take note, yung sinabi ng Panginoon. Hindi nakapagtataka na marami ang natatakot ngayon. Bakit? Kasi hindi nila alam yung sinabi ng Panginoon. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming nade-depress ngayon, nadi-discourage, at hindi nila alam kung saan pupunta. Kasi nga, baka hindi nila alam ang sinabi ng Panginoon. Kapatid, meron tayong responsibilidad. Kung ganyan yung mga kasama natin sa paligid, they must hear the word of Christ. Kasi doon galing ang pananampalataya. At dito si Apostle Paul sabi, we must run aground on some island. So dito, in-announce din ni Apostle Paul, ano yung specific na mangyayari sa kanila. Mapupunta sila sa isang isla. At sa susunod na pag-aaral po natin, doon po sila mapapadpad. At nangyari yung bagay na sinabi ni Apostle Paul. Tandaan po natin, si Apostle Paul, sa pamamagitan niya, mayroong mga himala, kababalaghan, at marami siyang mga sinasabi na very specific, nagaganap. Importante po yan sa kalagayan ng isang apostol. Ang apostol po kasi ang tagapagdala ng kapahayagan ng Diyos. At para magkaroon sila ng kredibilidad na sila yung inutusan ng Panginoon para magdala ng kapahayagan ng Diyos o ng revelation of God, dapat nagagawa nila yung ginawa ni Jesus nung si Jesus ay nandito sa lupa. So kailangan yung credential na yan sa kanila para paniwalaan sila. At dahil sila ay totoong apostol ng Panginoon, gumagawa sila ng himala.
nagpapagaling ng may sakit, nagpapatong ng kamay. Marami silang nagagawang ganito. Para patunayan ng Diyos na sinugo niya itong taong ito. At si Apostle Paul yun ang nararanasan niya. Tayo po bilang ordinaryong mananampalataya. Hindi tayo apostol. Pero alam niyo po, itong mga isinulat nila, sapat na itong batayan sa kredibilidad ng salita ng Diyos. Dahil yung mga nagsulat nito, sila yung totoong apostol ng Diyos. Kaya po dito si Apostle Paul, nagbigay siya ng eksakto anong mangyayari sa kanila. Mapapadpad sila sa isang isla. Ano layunin? Yung credibility ni Paul bilang apostol. So in summary, ito pong pinag-uusapan natin. Tandaan po natin, meron ditong travel time. So sa travel time, ito ay isang intentional. Human responsibility ang usapin. Ito ay directed plan, no? Kontrolado. Saan pupunta, anong gagawin. Pero ang kita natin, ito'y nawalan ng epekto. Sa pagkakataong yan, seemingly ang tao mayroong security. Kaya lang, dumating yung time, nagkaroon ng bagyo. Trouble came. And this is an interruption. At ito ay isang natural calamity. Sa buhay natin, may mga ganyan eh. Mga hindi inaasahan. At pag nangyari na yan, dumadating yung pagkakataon, syempre, sinasalba mo yung sarili mo, pinipilit mong gawin yung plano mo, pero hindi pa rin nangyayari yung gusto mo. May humahad lang pa rin. So, nagkakaroon ka ng tinatawag na desperate plan. Sige na, kung ano na lang yan, tanggapin ko na yan, okay na yan. Pero hindi yun yung eksaktong gusto mo. Pero inaalaw ng Panginoon yung desperate situation para makapangusap siya sa'yo. At dito sa desperate situation, nagkakaroon ng uncertainty. And then, pag dumating yung pagkakataon na yan, nagkakaroon na ng turnover. Yung isang tao, pinanghihimasukan na ng Diyos ang kanyang buhay. Tandaan po natin, kung hindi manghihimasok ang Diyos sa buhay natin, magkakagulo-gulo tayo lalo. Lalo tayong maliligaw. Lalo mawawasak ang buhay natin. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng katigasan ng ulo natin, nanghihimasok siya sa atin. At pag nanghimasok siya, tanggapin po natin yun. Because there is what we call divine plan. At yung divine plan, tandaan natin, this is certainty. Ito po'y may katiyakan. Sapagkat yung plano ng Diyos, mangyayari po yan. At ginagawa niya yan. At ang maganda po sa plano ng Diyos, ito'y para sa ikabubuti ng mga tao na nais ng iligtas. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, sa mundo ng paglalakbay, lalo na ngayon sa trahedyang nangyayari, let us just wait and see. Hindi natin kontrolado yung mga bagay. So let us just wait and see. When trouble comes, ikita mo may mga taong nahihirapan, let us just watch and see. Bilang mananampalataya, minsan ayaw nilang tanggapin yung tulong natin eh. Tulad ni Apostle Paul, di po ba nag-advise siya pero nireject siya. So watch and see. Yun ang pwede natin gawin. And then, pag nakita natin, bilang mananampalataya, pag nakita natin na sila ay windang na, hindi na alam ang gagawin, that's the time. Let us witness to see. No, makita nila ano yung plano ng Panginoon. Ibinabasa to akong aklat ngayon ni Martin Lloyd-Jones, no, yung Book of Acts. Sabi niyang ganun, "The message of Christianity is not about improving the world, but about changing people in spite of the world, preparing them of the glory that is yet to come." This is Christianity. No, it is not our business na pagandahin ang mundo
sa kasalukuyan. Hindi yun ang business natin. Ang business ng Christianity, ang Diyos, binabago nila yung kalooban ng tao upang itong mga taong ito makita nila kung sino ang dapat nilang inaasahan. Makita nila kung sino talaga ang hari sa mundong ito. Makita ng mga tao kung sino ang pinakamahalaga sa buhay na ito. This is Christianity. And yung isa pang sinabi niya, there is nothing under heaven that can enable men and women to conquer and to master life. Totoo naman po yun. No, maski gano'n na tayo katanda, we cannot master life. Hindi tayo pwedeng maging expert in life. Therefore, the most urgent task in the world today is to make the gospel known to men and women. Importante po yan. Ipaalam natin yung ebanghelyo. Ito pong pag-aawal natin ngayon, ang intention, malaman ng mga tao yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Na si Jesus namatay para sa kasalanan, inilibing, nabuhay na muli. Umakyat sa langit at muli siyang babalik upang yung mga sumampalataya sa kanya kung nasaan siya ngayon, doon niya dadalo. Nawa, ang bawat isa na narito ngayon, nakikinig kayo sa mensaheng ito. Meron bang certainty in calamity? Yes. Ano yun? That is none other than the Word of God. So yung mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, yung mga taong gumaganap sa utos ng Panginoon, yung mga taong pinanghahawakan yung pangako ng Panginoon mula sa kanyang salita, nasa isang matibay kayong kalagayan. There is certainty. Nawa, sa kabila ng pandemyang ito, sa kabila ng na-extend yung ECQ at iniiba-iba lang ang term, maraming uncertainty. Pero kung nasa Panginoon ka, nasa isang tiyak na maayos na kalagayan ka. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na pinag-aralan namin ngayon. Dalangin ko na ang mga katotohanan ito na aming napag-usapan ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa na nakakapakinig. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga kapatid ko na nananampalataya sa iyo, mas lalo silang maging kagamit-gamit. Mas lalo kaming maging matapat sa iyo, sapagkat alam namin na sa isang tiyak at matibay na kalagayan kami maging sa panahong ito. Dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ay gumagawa at aktibo anuman ang kalamidad na nagaganap sa paligid namin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag upang malaman namin ang landas na dapat namin tahakin. Dalangin ko, Panginoon, ang kung meron pong nakakapakinig nito na meron po siyang takot o pangamba, tulungan mo siya na lumapit sa iyo, magpakumbaba, tumalikod sa kanyang mga ginagawang kasalanan at magsuko ng kanyang buhay sa iyo upang magkaroon ng katiyakan ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nakapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Muli, sa iyo ang papuri, pasalamat, kaluwalhatian at karangalan sa aming Panginoon at tagapagligtas. Kanya lang ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. Amen. Sa pagtatapos po ng ating pagtitipon ngayon, ay magkakaroon po ng benediction. Pero matapos po itong benediction, meron po tayong wrap session. Yung wrap session po ay meron po tayong mga katanungan na ibibigay sa inyo at sasagutin niyo po ito
At magkakaroon kayo ng ano pa yung natutunan nyo, no? Reflection, yun po yung R. And then, application. Paano ba ipapamuhay yung natutunan? And then, ang huli po ay prayer. You can pray to one another. So, yun po yung wrap session. At sana po, kayo na nasa kanya-kanyang pamilya ngayon, para lubos kayong makinabang sa natutunan nyo ngayon, sana po magkaroon kayo ng wrap session. Ano po? Gawin nyo po yan. At alam ko po, ang Panginoon ay patuloy na sasama sa inyo. Sige po, tayo po ay magkaroon ng benediction. Sa benediction pong ito, kung alam nyo namang walang COVID yung katabi nyo, pwede nyo pong hawakan sa kamay. At kung diskumpiyado kayo, mag-alcohol kayo mamaya. Sige po, tayo po ay magkaroon ng benediction. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Siya na may likha ng langit at ng lupa at lahat ng narito. Sa ating Diyos na Siyang kumikilos sa kasaysayan ng sanlibutan, sa ating Diyos na nagpanukala ng Kanyang salita na hindi mababago, mawala man ang langit at lupa, nawa mula sa Kanya ay maranasan ng bawat isa sa inyo ang Kanyang biyaya at pagpapala. Sa kabila ng pandemyang ito, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the grace of God abounds in your life. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen.